Yo, welcome po from Leo Res Vlog on YouTube channel. Bibigyan po tayo ng reaction tungkol po sa upload ng isang sikat na vlogger. Ang tinutukoy pong vlogger na yan ay si Sir John Inguero. Nakakabulol ng kanyang pangalan. Yan po si Sir John Inguero. Ay umabot na ang kanyang subscriber ng mahigit sa 100,000. Kaya naman, naging eligible na siya para magkaroon siya ng silver button. So, sa kanyang bagong upload, isinyal niya sa atin kung anong mga pinagdaanan niya sa silver button na ito. Ito po, nasa background natin ang kanyang video. Nilagay ko po yan sa ating background dahil para mapamiliarize ninyo kung ano ang video na aking tinutukoy. So, panoorin niyo na lang po sa kanyang channel ang video na yan dahil hindi ko na maipaparinig pa sa inyo ang sinasabi niya tungkol sa video na yan. Kundi, ikikwento ko na lang sa inyo kung ano ang naging reaction natin sa video na yan. Dahil makakatulong po yan sa atin, lalong-lalo na sa mga small YouTuber na mga nag-uumpisa pa lang dito sa YouTube, na merong malinis pang channel, para nun sa ganon, ay hindi na kayo mahirapan. Sinabi rin ni Sir John Inguero na maging super wise tayo. Sila na mga malaking channel na at marami na mga pinagdaanan sa mundo ni YT. At meron din silang mga pagkakamaling mga nagawa sa kanilang mga channel. Isineshare nila sa atin para na sa ganoon ay hindi na tayo matulad sa kanila o hindi na natin mapagdaanan yung mga mahihirap pang napagdaanan nila. Sa madaling salita, gusto nila na yung pagkakamali nila hindi na rin natin maging pagkakamali. At kung natutunan natin yung kanilang mga pagkakamali bilang lesson sa atin para hindi na tayo magkamali, ayan ay ginagawa mo yung sarili na isang super wise man. Super wise man ka na yan kasi you learn mistake from others. So ginamit po natin yung background niya para mapamiliarize po kayo sa kanyang content na aking tinutukoy na isinira po sa atin kung ano ang napagdaanan niya bago niya makamit o ano ang mga napagdaanan niya sa kanyang journey patungo sa achievement niya ng silver button. Eto, ang kinento niya dyan, nag-apply siya. Kasi excited siya. Siyempre, ikaw ba naman maka-marriage mo niya yung 100,000? 100,000. At kapag na-reach mo na yan, ikaw ay magkakaroon na ng silver button. Eligible ka na. So, ginawa niya, in-applyan niya yan. So, nung in-applyan niya yan, ang sagot po sa kanya, sa madaling salita, denied po siya kasi meron daw pala siyang strike. So, may mga strike pala siya kaya siya na-denied. So, inayos niya muna yung strike na yon. So, umabot pa siya ng 90 days para makapag-apply siya uli, maka-re-apply siya uli na matanggap niya ang silver button niya. And then, yung pangalawa niya, nag-apply siya. Ang nangyari, na-deny uli. Pangalawang beses, na-deny ka. Bakit naman? Tinanggal mo na yung naging strike sa'yo. Pag napanood nyo yung kanyang video, malalaman nyo kung ano yung strike niya. Panoorin nyo na lang. Pangalawang beses, nag-apply uli siya, pero na-deny na naman siya. Kasi nga raw, meron siya mga spam. Kaya hindi siya eligible na ma-receive ang kanyang silver button. Spam? Ano ba yung mga spam na yan? Ayan po ang ating bibigyan na reaksyon. Ito palang yung spam na sinasabi ni Sir John Inguero. Ito yung tinatawag ni Google at saka ni YouTube na incentivization spam. Kasi yung pangalawang denied ng apply ni Sir John sa kanyang silver button para ma-receive niya ito, ay sa channel niya, marami ang message ng sub to sub. Ayaw ni YouTube yan. No? Yung makikipag sub to sub kayo. Kasi abusive yan eh. Abusive, ibig sabihin, gusto mo lang maparami kagad yung subscriber, makikipag deal ka ng sub to sub, nasasabihin mo na, isub mo ko at isasub kita. Isasub kita, isub mo rin ako.
So, ayaw ni YouTube yan kasi hindi yan makakatulong sa iyong channel. Hindi ka magkakaroon ng legit na subscriber, kundi ang purpose lamang niyan, ng nakikipag-sub to sub na yan, ay para mapabilis ang ganyang 1,000 subscriber. Para na sa ganun, watch hour na lang ang hihintayin niya, at pag nabunuhin niya ang 4,000 na watch hour, ay mamomonetize na siya. So, minamadali niya yung kanyang eligibility na makuha niya kaagad ang kanyang 1,000 subscriber. Kaya ang ginagawa ng mga YouTuber na ito ay nakikipag-sub to sub sila. So, bawal po yan. Ayaw po ni YT ng ganyan. At ayaw rin ni Google ng ganyan, ng sub to sub o sub for sub. Ayan. So, si John Engero, hindi naman siya nakikipag-sub to sub. Yun po ang masaklap sa kanya eh. Hindi po siya nakikipag-sub to sub o nakikipag-sub for sub. Yung mga bumibisita sa kanyang channel, sila po yung nagme-message doon sa mga ka-message nila ng sub for sub. Kaya naman, na-spam tuloy itong si John Engero. So, kawawa naman siya dahil libo na yung kanyang, libo na yung lilinisin niyang messages. Napakahirap niyo, biro mo. Libo na yung lilinisin mong mga messages. Eh, gano'n kaya karami yun? Eh, andami nun. Eh, 100 messages nga lang, hirap ka nang hanahanapin mo yun sa mga video mo. I-scan mo lahat doon at buburahin mo doon yung mga nagsabi at nag-message ng sub to sub o sub for sub. Napakahirap gawin yun. Abala sa'yo yun. At pagkatapos, dahil na-denied ka, 90 days pang ihintayin mo para makapag-apply ka uli na ma-receive mo yung silver button. So kung gusto nyo dumami ang yung subscriber, eto na lang, tip na lang sa inyo ni Leo Rice Vlog. Ang gawin nyo na lang, kung gusto nyo dumami ang yung subscriber, gumawa kayo ng content kung saan ang content na yan ay magugustuhan ng inyong subscriber. At sigurado ako na magsusubscribe siya sa inyong channel dahil nagustuhan niya ang inyong content. So, kung ang content na ginawa ninyo ay nagandahan ang subscriber niyan at inaabangan niya ang mga susunod mo pang content dahil sa content na napanood niya, nagandahan na siya, na-entertain siya, nagkaroon siya ng kaalaman, nagkaroon siya ng idea tungkol sa content mo na yan. Kaya, ang mangyayari dyan, magiging legit mo siyang subscriber, aabangan niya ang mga susunod mo pang vlog. So, hindi lang yun, kundi isi-share niya pa ito sa kanyang mga kakilala para isubscribe ka. At ganyan din naman ng iba na kapag na-search nila yan sa YouTube, na-browse nila yan, na-explore nila sa YouTube yan, na-search nila sa YouTube yung content mo na yan, at yan ay magandang panoorin. Makakuha sila, ma-entertain sila, magkakaroon pa sila ng idea, kaalaman tungkol dyan sa content mo, eh isusubscribe ka nila. So, ganyan po ang mga subscriber na legit. No? Sinusubscribe ka nila dahil nagustuhan nila ang video mo. Hindi ka nila sinusubscribe dahil isusubscribe mo rin sila. Yan po yung sub for sub. Host, isusubscribe kita ha, isubscribe mo rin ako. O kahit pa bali, kahit pa sabihin ninyo o palitan ninyo, palitan ninyo ng meaning o palitan ninyo ng salita, yung sub to sub o sub for sub, sasabihin ninyo, sunugan tayo ng bahay, tadyakan tayo, iyakapan tayo. Eh, ang isa lang ang meaning nun. Alam din ni YouTube yan at saka alam din yan ni Google na yan ay sub for sub. Na hindi niya gusto na mangyari. Yan ang nakalagay sa kanyang guidelines tungkol sa incentivization spam. So, magkakaroon ka lang ng maraming spam. Okay. Meron mga malalaking channel dyan na nagsasabi na, anong bawal ang sub to sub? Kahit nga, mag-sub to sub kayo dyan. Babaan nyo ang link nyo dyan. Mag-sub to sub kayo dyan. Walang mangyayari sa channel ko. Ayan nga ang masama, mga kapatid. Walang mangyayari sa channel mo. Eh, wala nga talaga mangyayari sa channel mo. Hindi ka makakakuha ng mga eligibility na katulad ng receiving your silver button when you reach the 1,000 subscriber. Kasi nga, meron ka mga spam, meron ka mga strike, meron ka mga reels content. Tapos sasabihin mo, eh kahit naman ako makipag-sub to sub, wala namang effect yan sa channel ko. Well, wala nga effect sa channel mo. Kanyari,
Kunyari, yung mga ano mo diyan, yung mga nagme-message diyan sa channel mo o sa uploads mo o sa LS mo, no, nagme-message sila ng, "Oh, sinab na kita, isab mo rin ako. O sab to sab tayo. O mauna ka na, sigurado babalikan kita." So yung mga nagsasabi ng ganyan, of course, walang effect sa channel mo. Pero kapag tumating ang time na ikaw ay eligible sa isang bagay, halimbawa na lang, katulad na nangyari kay Sir Jan, eligible siya na ma-receive ang kanyang silver button, eh, na-denied siya nung mag-apply siya kasi nga, meron siyang spam. May mga spam messages siya, so kailangan pa niyang linisin yun. Eh, gano'ng karami yung mensahe na yun, mabot ng libo-libo, o gano'ng abala ang mangyayari sa iyo nun. Pagkatapos, kapag nalinis mo na yan, bago ka makapag-apply muli, kailangan palipasin mo muna ang 90 days. Bago ka makapag- re-apply uli na ma-receive mo ang iyong ano o kung pwede mo na nga o ma-approve ka na matanggap mo yung silver button. So, napakahirap kung hindi tayo susunod sa guidelines ni YouTube. Nasa bandang huli, kapag eligible ka na, doon ang effect nung sinasabing spam na yan. Kaya mga spam messages, burahin nyo na yan sa mga channel ninyo. Huwag nyo nang hintayin na kapag dumating ang eligibility ninyo sa mga milestone na makukuha ninyo kay YT, madidenied kayo at magbubura pa kayo ng napakaraming spam na yan kaysa sa burahin nyo na ngayon. Pagdating na eligibility nyo, malinis na ang channel ninyo, hindi na kayo magbubura. So tuloy-tuloy ang ligaya. Everybody happy. Diba? Oh, kaya si Sejon Inguero, hindi siya naging happy kasi nga kinakailangan niya pa bang pagdaanan yun na samantalang hindi naman niya ginagawa ang sab-to-sab. Ang gumagawa lang nun ay yung mga nagme-message sa kanya. Affected din pala siya. Hindi yung channel niya. Affected pala yung kanyang eligibility to receive the silver button. So, ganun din mangyayari sa atin. Kaya ngayon pa lang na alam na natin kung anong mga pagkakamali niya, linisin natin ang ating mga channel. Huwag tayong gumaya o huwag tayong magkampante na meron nagtuturo sa atin na okay lang yan, wala yan, okay lang yan. Basahin niyo po ang YouTube Help. Sa YouTube Help, mababasa niyo po dyan ang guidelines at yung mga ayaw ni YT at ayaw ni Google. Ito po ang kasabihan, it is better to follow the guidelines of YouTube. Because if you follow the guidelines of YouTube, if you follow the rules of YouTube, your channel will be safe and your channel will be protected. At you will be happy in the future. So Idol Sir John Inguero, congratulations po ha, dahil sa kabila ng iyong mga pinaghirapan, sa kabila ng iyong mga pinagdaanan, ngayon, isa ka ng silver button. Ngayon ay isa ka ng... Teka. Ngayon ay na-receive mo na ang iyong silver play button. Congratulations sa iyo, kapatid. So marami pong salamat sa iyo, mga subscribers. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Gawin po nating lesson para hindi mangyari sa atin yung mga nararanasan ng mga malalaking YouTuber. At wag na natin pagdaanan yon. Maging malinis po ang ating channel. Yun po ang mas maganda at the best. Para ho tayo ay maging masaya. Para everybody is happy. Sige po ha. Hanggang sa muli, mga kapatid.